Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng October 11, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang paglakas ng bagyo na nasa karagatan na si Bagyong Bulaven at bukas ay posible na po yan na isang super typhoon habang patuloy ang pagkilos, palihis, palayo na po sa ating kalupaan dahil haharangin po yan ng lumalakas ng amihan. Ang amihan o yung hangin na mula dyan sa taas ay malakas na po ang daloy dyan sa may extreme northern Luzon gaya po ninyong nakikita. Samantala, mayroon po tayong monsoon trough na nakakaapekto po ngayon sa southern Luzon, Visayas at Mindanao na dahilan ngayon ng mga isolated rains sa mga nabanggit po na lugar. Samantala, mayroon pong remnant din ng LPA na sumabay po dyan sa monsoon trough pero posibleng mawala na po yan bukas gaya po ninyong nakikita at ito naman ay pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Islands, northern part ng Northern Luzon dahil po yan sa papalakas ng amihan. At may mga isolated rains rin sa ilang pang bahagi ng Aurora, Quezon, Rizal, Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Caraga, Northern Mindanao, Holosulu, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero maulap na karangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Calabarzon, Batanes, Babuyan Islands, ilang bahagi pa rin ng Cagayan, Aurora, Camarines Norte, Masbate, Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, ilang bahagi ng Samar Provinces, Caraga at Sulu Archipelago. Mayang hapon po, mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at posibleng may kalakasan ng mga pag-uulan kaya mag-ingat po tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Naman pong mga baybayin, nagsisimula na po na tumaas o nagiging maalon na po sa mga baybayin ng extreme northern Luzon dahil po yan sa paglakas ng amihan. At mas matataas na ang mga alon dito sa northern part ng northern Luzon sa mga susunod pa na araw dahil po yan sa inaasahan na mas lalo pa po na paglakas ng amihan. Kaya iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga baybayin ng extreme northern Luzon para po mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!